Welcome to the SKYPODCAST. The first time I listened to Urban Dub live was also the first time that I think you guys, I saw you guys play live, and that was in a Ateneo dorm concert when I was in college. Ah, talaga? Yeah, and it was so fun. Like, kasi syempre before, I was super young pa high school, sheltered ako dito sa Cebu, hindi ako pinapayagan to go out. Then finally, Manila, like I'm on my own, like oh, where do I go? And then all my friends are like into the band scene. Super saya nga ng band scene. Like everyone's really singing. Relax lang. Yeah, like singing together, enjoying together, diba? Beer in hand, like chill. Talaga. Yun yung sobrang different sa night scene of the bands versus like clubbing. Kasi sa clubbing paminsan may payabangan, yes. May pa-VIP. Oh, totoo. Eh. Yes. Na well, I totoo din. Again, I have a lot of friends who own the bars and who embrace that lifestyle. Iba talaga yung pagdating mo, iba yung may VIP table kayo, yes. Iba yung may iba yung pagdating dyan. Ah, I go in without the security check me out as kailangan ko magbayad because I own this. May ganun talagang culture sa doon. May ganyan. And if your table, kung kasama mo sa table yung pinamagagandang girls and you, may clan, may, not naman clannish, pero may class. May hierarchy. May hierarchy. May, yes. Ano, may mga class may, of. May social class. Oh, social club. May micro, meron kayong micro community of social class na talagang, ah, this ito is the VIP elite. Table. Ito yung elite. Ito yung mga bumisita lang. Ito yung, uy, nakapasok tayo. Ito yung tayo. Gen ad. Talaga. Even, so, again, I also find that fascinating. It's funny, pero, so, sa rock and roll kasi, kahit yung, that's what I love naman about UP, kasi nag-UP ako ng college eh. Na, talagang para kang exposed sa buong Pilipinas pagdating mo doon, yes. Na may kaklase ka na from social din na assumptionista, tapos pagdating dito meron ka from a public school and you need to get along and jive. I think it's very in yun yung that ang laking bagay niyan for me also as someone who purely Atenista eh, pagdating ko sa UP all walks of life. Talaga first time ko makaranas ng co-ed. Kasi buong time, all the boys ako eh. So pagdating, ay, ganito pala feeling ng mas nakakahiya sumagot kung may kaklase kang babae. Unlike pag lalaki, pwede ka magbarubal or anything, di ba? Medyo, parang ganun. So, culture shock in a nice way for me. Tapos, as I said, para meron akong fascination with yung hindi, yung opposite of pa-cool eh. So, which, I don't like that term pala. Opposite of social. Na, so, I embrace the culture ng UP na talaga. Walang social chill lang dito. Yun, relax exactly. Lang. Relax lang. So I love that about UP. Napanood ko eh. Naalala ko talaga may concert kayo sa TV yun. Yung parang yung setting is parang sari-sari store lang. Yun yung para sa akin the best. Yung Parokya ni Edgar lang talaga na imagine kung kainuman mo talaga sila Parokya ni Edgar. Tapos alam mo, but I'm so thankful na na-appreciate mo yan kasi it's an concept talaga yan na lagi kong brinig. Our very first music video ng buhay talaga namin was ang opening setting sari-sari store agad because that's the gusto ko talagang i-plant ang Parokya na ganyan. Yan yung mga tipong katambay mo sa sidewalk na nag-e-enjoy, parang ganoon. And nung nagkaroon kami ng major concert, which I totally against ako dyan sa major concert. From day one, I was totally against having a major concert. Tapos our recording company has been pressuring us. Yung management namin, mag-major concert na kayo because you deserve it. Parang ganyan. And sabi ko, no, I just want to keep it as a garage band. Pero nagkaroon kami ng tie-up with Mix and we were not naman required, pero not naman forced. Pero we were convinced. Sabi ko, sige, we'll do it as long as meron akong complete creative control. And they agreed. Ganda nun eh. Tapos ginawa ko sari-sari store. Buti na-appreciate mo. Ano siya? Nirvana Unplugged vibes yun eh. Parang tambay lang. Diba? Tambay lang, diba? Tambay lang. Chill lang. So pati yung major concert namin sa Focus, sari-sari store yung setting. Tapos kalye. As in yung stage design, kalye at may nandun yung mga street sign kung saan kami tumatambay sa street nila buwis sa Saviorville, sa Loyola Heights kasi siya. Kasi from Ateneo, you just walk, diba? Yeah. So, tapos,
Inuman Sessions Volume 2, Tindahan ni Aling Nena, parang ganyan. So, which is a reference to the Razorheads. Kasi napaka, that's what I loved about them. Na tambay lang. Para, so, I kept on injecting that with our band. And sa totoo, it's also a secret kasi if you keep yourself grounded na kunyari tambay lang kayo sa tindahan, if you make a mistake or hindi kayo makakanta na maayos, okay lang. Kasi tambay lang naman eh. Ah, diba? Walang pressure. Walang pressure of being. Walang pressure. Walang pressure maging magaling. Diba? Walang pressure maging... Kasi if you're Rico Blanco, tapos ang ganda ng light set, tapos sabi nagkamali ka, medyo... Oh, di kamali kita, siya. Kita. Oh. Pero kami, pagka magkamali kami, okay lang. Pero nothing oh. against Rico Blanco. Alam, mahal na mahal ko siya. Kahit matanda siya, mahal na mahal ko siya. Pero I'm just saying na ibang level siya. Kami, we just keep it garage para pagka hindi maganda yung pagka may limited kasi limited yung skills namin, okay lang, may excuse kami kasi tambay lang kami, parang ganun. Iba so rin that, yung skill set niyo though, like to make beautiful music, like very witty. Witty, tapos feeling ko it game changer yung music. No. It makes people look at music in a different way, yeah. You know? Sa super serious. Saka not relatable. Everyone can do it. Feeling ko, 'di ba? Parang may not certain easy. Timpla yeah. na kuhang-kuha niyo na parang idol, I'm trying to idol talaga. Idol. Tinatry ko i-analyze yung sinasabi ko na lack of musicians musicianship, I think also worked for us because it made us more accessible also. Kasi I only know a few chords sa guitar. So when somebody's learning ang guitar, ang dali niya aralin ng Parokya. Ah, parang ganon. So it makes our music ano and our lyrics hindi naman siya profound. It's just like a friend nagsasalita lang. So hindi siya I think our lack of musicianship helped Parokya na malaking mas bagay. Mas approachable siya. Easy to sing along. No, hindi siya humble. I'm just saying na fact na talaga nag-work for us. Another example. Kunyari may ibang art, kung may artista na hindi pogi, ta sabi mo, malaking bagay na yun. On example, ito, si John Lloyd sobrang pogi. Sorry artista, si John Lloyd Cruz. So, hindi, pogi siya pero hindi siya yung tipong kisoy na ano. And it helped yung appeal niya. That's why, for me, yung artista na John Lloyd, pag nilagay mo, diba may movie pa siya na pagtanggal ng isang artista, ang laki ng katawan siya, pag katawagal niya, may flabs. Eh, that makes him appealing to the to everyone. Parang ganun. So, kaya siya si John Lloyd. Kaya siya si John Lloyd. Diba? And so again, I guess, for Parokya, ganun din. Yeah, go ahead. Sorry. No offense sa mga... Ang ganda ng lesson na yun, parang i-embrace mo kung sino ka talaga. Talaga. The limit, your limitations can be your strength, eh. Diba? Yes. For us, parang ganun. In-embrace talaga namin yan. If you guys want to hear the full episode, you can... Check us out on Spotify. It's free, guys. It's free. See you there. SKYPODCAST.